Istorya, kwentong Pinoy Horror Story. Ang susunod nating kwento ay ang Balbal daw ang lolo ko. Ito ay hango sa kwento ng isa sa mga boardmate ko noon sa Osamis. Galing siya sa malayong probinsya ng Mindanao kung saan payak ang pamumuhay ng mga tao at hindi gaanong abot ng modernisasyon. At ang tanging libangan ng mga tao ay ang chismis. At ang pamilya nila ay naging laman ng chismis na ito. At ito ang kwento ni Glenn. Balbal daw ang lolo ko. Yan ang chismis na kumakalat sa lugar namin. Buong pamilya namin ay iniiwasan. Pati na nga ang aking mga kaibigan, ang aming dating kulitan at asaran ay napalitan ng masasamang tingin at ako'y kanilang iniiwasan. Wala po akong problema kung pati po sila na itinuring kong matatali kong mga kaibigan ay naniwala sa chismis. Ang ayoko lang ay ang masasamang sinasabi nila tungkol sa pamilya ko. Naaawa nga ako kay ate na sana'y ikakasal na, pero umatras ang lalaki na mapapangasawa niya dahil naniwala rin po ito sa chismis. Gusto ko nga pong ipamukha sa kanila na mali ang kanilang sinasabi. Kaya nung naratay sa higaan at naghihingalo na ang isa sa mga kapitbahay namin, ay nagkaroon ako ng pagkakataong ipakita sa lahat na hindi ang lolo ko ang balbal. Maririnig po mula sa kapitbahay ang iyakan habang naghihingalo si Mang Pablo. Alas 12:30 ng madaling araw na nung ako'y lumabas ng bahay. Dahan-dahan akong gumapang papunta sa likod ng bahay ni Mang Pablo at nakahanap po ako ng pwesto na makikita ko ang buong silong ng bahay. Ang bahay ni Mang Pablo ay luma na po ang disenyo at gawa sa kahoy at kawayan lang. May hagdan ito at sa ilalim ng bahay nakatali ang mga alagang hayop. Narinig ko ang mga kapamilya ni Mang Pablo na nagtatalo kung papaano hahatiin ang mga ari-arian niya kahit buhay pa at naghihingalo pa ito. Walang asawa si Mang Pablo at ang kanyang mga kapatid ang maiiwan ng kanyang munting ari-arian, kaya ganun na lang ang pag-aagawa ng mga ito. Matyaga ko pong minanmanan ang silong ng bahay ni Mang Pablo. Naghintay po ako kung may kakaibang mangyayari. Tanging nakikita ko sa silong ng bahay ay ang mga manok, kambing at baboy ni Mang Pablo. Mag-aalas dos na at wala pa rin ako nakikita, kaya nagpasya akong umuwi na lang. Gumagapang na ako palayo sa bahay nang marinig ko ang malakas na iyakan. Namatay na si Mang Pablo. Nakakapanindig balahibo ang iyak ni Aling Rosita. Kapatid po ito ni Mang Pablo. Kagaya ito ng mga iyakan nung nanalanta ang bagyong Yolanda at nagkalat ang mga patay sa kalsada. Bumalik ako sa pwesto ko nang makita ko si Lolo na gumagapang papunta sa ilalim ng bahay ni Mang Pablo. Sa isip ko, hindi ako makapaniwala. Totoo pala ang chismis na balbal ang lolo ko. Nanlumo ang katawan ko. Napahiga ako sa lupa at halos maiyak na. Muli kong tiningnan si Lolo na sa mga oras na iyon ay malapit na sa silong ng bahay. Mula sa kanyang likod ay kitang-kita kong humugot ito ng itak at biglang pinagtataga ang itim na baboy na nasa silong ng bahay ni Mang Pablo. Napasigaw ang baboy at nagkagulo ang mga kamag-anak ni Mang Pablo. Nakita nila si Lolo na tumatakbo palayo, ngunit hindi nila nakitang may hinahabol na baboy si Lolo. Ayun si Kulas. Kitang-kita ng mga mata ko. Totoong balbal si Kulas. Sigaw ng Aling Penyang habang tinuturo si Lolo. Hinabol na mga kapitbahay si Lolo, habang si Lolo naman ay patuloy rin sa paghabol sa itim na baboy. Umabot ang habulan sa ilog.
Tumawid ng ilog ang baboy at lumangoy naman si Lolo. Ang mga humahabol kay Lolo ay natigilan at ayaw nilang mabasa. Kulas! Huwag ka nang babalik sa baryo! Susunugin namin ang bahay mo! Sigaw ng mga tao. Lumangoy din ako sa ilog para makasunod kay Lolo nang makita ako ni Aling Peñang. Hala! Pati pala ang apo ni Kulas na si Glenn ay isang balbal din. Mga lahi ng balbal. Sigaw ni Aling Peñang na halos lumuwa na ang alangala. Nagalit ako nang marinig ko ang sinabi ni Aling Peñang kaya sinigawan ko rin ito. Hoy chismosa, kung ano-ano yung pinagsasabi mo, hindi mo alam ang tunay na istorya. Halika kayo dito para malaman nyo kung totoong balbal ako. Yun ang sinabi ko sa kanila. Patuloy na nagbunganga si Aling Peñang. Hinayaan ko na lang ang chismosa at nagpatuloy ako sa pagtawid sa ilog. Narinig kong sumigaw ng malakas ang baboy. Mukhang napuruhan ata ni Lolo. Nagmadali akong makatawid ng ilog at nakita ko si Lolo na nakatayo habang hawak-hawak ang kanyang itak. Sa harap niya ay isang halimaw, isang balbal. Itigil mo yung ginagawa mo. Matagal na kitang pinagmamasdan. Sigaw ni Lolo. Mali ang iniisip mo. Kaya ako pumupunta pag may namamatay dahil hindi ko maiwasang amuin ang katawan ng patay. Lalo na yung mga kamamatay lang. Wala akong ginagawang masama. Inaamoy ko lang at pagkatapos ay umaalis na ako. Paliwanag ng balbal. Nakita ako ni Lolo at pinapunta sa kanyang likod. Nakaupo naman ang balbal habang umaagos ang dugo mula sa kanyang ulo at likod dahil sa sugat na natamo nito mula sa mga atake ni Lolo. Nagmakaawa ang balbal na siya ay hayaan na lang na makawala at dahil likas na maawain si Lolo ay pumayag naman ito. Maraming salamat Kulas. Tatanawin ko itong isang malaking utang na loob. Pasasalamat ng balbal kay Lolo. Basta't huwag na huwag kang mananakit dahil pag nalaman kong may pinatay ka o di kay sinaktan, ako mismo ang papatay sa'yo, Jaila. Sagot ni Lolo sa isang balbal. Paano mo ako nakilala Kulas? Tanong ni Jaila kay Lolo. Di ba't sabi ko matagal na ako nagmamanman sa'yo? Nandun ka nung namatay si Aling Tasing, si Joben at si Jo. Nagaan yung baboy ka at umaaligid sa lugar. Sagot ni Lolo sa balbal. Ipinapangako ko sa iyo Kulas, hindi ako mananakit ng tao. Uwi ka ni Jaila na naglakad na papasok sa kagubatan. Pabalik na kami ni Lolo sa baryo nang marinig namin ang kaguluhan. Tanaw namin sa malayo na may bahay na nasusunog. Naalala ko ang sinabi ng chismosang si Aling Peñang na susunugin nila ang bahay ni Lolo. Hindi ko akalaing gagawin talaga nilang sunugin ang bahay ni Lolo. Nagmamadali kaming puntahan ng sunog at bahay nga ni Lolo ang nasusunog. Kitang-kita ko si Aling Peñang na tuwang-tuwa habang naguudyok sa mga tao na sunugin rin pati ang lola ko na kasalukuyang gumagapang upang makalabas ng bahay. Binatupan niya si Lola at tumama ito sa ulo ni Lola. Tumihaya ang kawawa kong Lola habang umaagos ang dugo mula sa kanyang noo. Itigil niyo yan mga tampalasan! Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa amin! Nagngingit-ngit sa galit si Lolo. Nanginginig ang mga kamay nito habang hawak-hawak ang itak. Tumakbo ako para tulungan si Lola. Ngunit hinarang ako ng mga lalaki at binugbog sa utos ni Aling Peñang. Pinilit kong matulungan si Lola. Ngunit hindi na ako makatayo. Dinagana na nila ako at itinali na parang baboy. Nagmakaawa akong tulungan ng lola ko ngunit wala silang mga puso. Kitang-kita ko kung paano nilamon ng apoy si Lola. Nagumpisang masunog ang kanyang paa.
Sigaw ng sigaw ang matanda dahil sa sakit, hanggang sa nawalan ito ng malay at tuluyan ang nasunog ang aking lola. Si lolo na may tumakbo papunta kay Aling Peñang habang iniwawasiwas ang kanyang itak. Agad na nagtago sa likod ng mga kalalakihan si Aling Peñang at inutusan ng mga lalaki na hulihin si lolo. Nanlaban si lolo. Hindi makalapit ang mga lalaki sa kanya dahil sa kanyang itak. Hindi napansin ni lolo ang sibat na tumarak sa kanyang likod. Paglingon niya'y si Aling Peñang pala ang patraydor na tumusok sa kanya. Napaluhod si lolo at nagsusuka siya ng dugo. Sinisigawan pa siya ni Aling Peñang at tinawag na balbal. Tumingala si lolo upang makita ang mukha ni Aling Peñang. Ngunit dinuruan siya ni Aling Peñang at sinampal pa siya nito. Hindi napansin ni Aling Peñang ang itak ni lolo at ito'y isinaksak ni lolo sa lalamunan ni Aling Peñang. Nanlaki ang mata ni Aling Peñang. Humingi ito ng tulong sa mga tao ngunit nahabol pa ni lolo ng taga ang ulo nito. Parang nabiyak na buko ang ulo ng babae. Nahulog mula sa ulo ang mga parte ng utak nito na pinandirian ng mga nakakita. Nasuka ang iba at ang iba na may nahimatay sa nakita. Dumating si Papa na may kasamang mga pulis. Hinuli nila ang mga tumulong upang gawin ang kahayupan sa amin. At napansin kong si Jayla ay lumapit kay Lolo. Pasensya na kulas, hindi na ako umabot. Huli na nang mapansin kong bahay mo pala ang nasusunog. Kita mo na kulas, hindi kami mga balbal ang halimaw. Ang mga gaya ni Aling Peñang ang halimaw. Mga tao nga pero mas masahol pa sa aswang ang ugali. Bulong ni Jayla kay Lolo. Mabango na ba ako sa pang-amoy mo, Jayla? Tanong ni Lolo kay Jayla. Oo kulas, nalalapit na ang katapusan mo pero huwag kang mag-alala kulas. Babantayan ko ang apo mo. Magpahinga ka na kaibigan. Naluha si Jayla sa huling hininga ni Lolo. 7 kalalakihan ang nakulong dahil sa pangyayaring iyon. Ibinenta ni Papa ang lupa ni Lolo at dito na nanirahan sa Osamis. Paminsan-minsan ay binibisita ako ni Jayla tuwing gabi. Sabi niya ay gusto niya dito sa Osamis dahil wala siyang kompetensya sa mga bangkay na kinakain niya sa simenteryo. Sa kasalukuyan ay may-ari na ngayon si Glenn ang isang purinarya at ang kaibigan niyang si Jayla ang embalsamador dito. At dito nagtatapos ang ating kwento. Abangan ang kwentong Pinoy dito lang sa Istorya Horror Story.